Yan, hello everyone again. Welcome back again to my channel, Ms. Tilmar. At kung bago lang kayo sa channel, mag-subscribe na. At kung hindi nakalimutan, pinutin yung notification bell dyan sa gilid para get to kayong updated sa atin mga videos. Ayan, please don't forget to like and comment guys para mabalikan ko kayo guys. So yun, siguro pagkatapos na ito, siguro mga 3 days, babalikan ko yung mga nag-comment sa akin, yung mga pumunta at nag-view sa aking sa aking channel kasi nga guys, sobrang busy ko for the past weeks kasi nga, diba, alam niyo naman guys na nagbakasyon ako sa Pilipinas for 6 days, so marami akong inasikaso doon, hindi rin ako nakapaglakwa, hindi rin ako nakapag-gala-gala, hindi po kami kumala ng aking family, kumbaga doon lang kami sa bahay, daily routine namin kasi nga maglilipat kami ng bahay, maungpang kami for 2 months kasi nga nagpapagawa kami ng pinapagawa ko yung aking yung aming second floor. So yun po yung ano ko, yun po yung nangyari nung bakit ako umuwi ng Pilipinas kasi nga inayos ko yung paglilipatan namin, naglinis kami, so i-upload ko rin dyan guys kung yung mga nangyari sa amin. And then hindi lang yun guys ang nangyari, syempre namili mga grocery sa tindahan kasi di ba may store kami, so yun yung pinapalago namin kasi yun po yung bread and butter namin, isa sa bread and butter namin guys yung sa tindahan, so kailangan namin paikutin yung pera namin para hindi naman siya basta-basta labas-labas na lang, puro labas na lang. Siyempre ganun na talaga guys, di ba? Siyempre dahil isa tayong OFW kaya kailangan natin magtipid. And then so ayun nga guys, hindi ko rin naipasyal yung mga bata kasi nga conflict yung schedule namin. Conflict yung schedule nila. May nag-work and then hindi pwedeng umabsent, tapos yung dalawa estudyante, yung isa tumutulong pa rin kasi hindi pa namin siya pinapapasok ng work niya kasi nga kailangan pa namin siya sa iyo, yung pangalawa ko kailangan, dapat nga ano na yun eh, nagsisimula na siyang mag-work kasi nga fresh graduate na siya from BSIT. And then so ayun nga yung nangyari guys, kaya ako napauwi kasi nga 6 days lang naman yung aking bakasyon kaya hindi rin ako nakapagala kasi talaga hindi niyo ako nakitang gumala guys, ni lumabas ng bahay para makipagkwentuhan sa kapitbahay, hindi ko po yung ginawa. Ang dami ko pong ginawa sa bahay, naglinis, yung ibang mga gamit, inayos na rin namin, yung lilipatan namin, butika mo, sa tabing bahay lang namin, kumbaga ano lang, siguro mga 10 steps lang namin, yun na, as in malapit talaga, yun yung pinaka-vacant na paupahan na nandun sa amin, so doon kami nang upahan sa may second floor nila. So ayun, 2 months yung kinontrata namin sa kanya hanggang matapos yung second floor ko, hanggang sa ano, third floor siguro yan kasi nga balak talaga namin mag third floor na para may abang-abang na siya doon, so yun yung pinapaayos namin. So hindi ko na kayanan, hindi ko na siya maantay na umaumpisahan guys kasi nga magsisimula pa lang kaming naglinis pa lang kami yung sa lilipatan namin, and then kailangan pang pinturahan ng konti yung lilipatan kasi nga panggabi yung panganay ko kaya hindi siya pwedeng maistorbo, so kailangan lumipat saka maraming gamit sa taas. So ayun, hindi pa talaga as in fully maayos yung aming bahay, kumbaga kasi nga di ba nga sinabi ko sa inyo kung nanonood kayo sa aking mga videos, di ba ang inuna ko guys bilang isang OFW is ang pag-aaral ng mga bata para makatapos sila sa kanilang pag-aaral. So far so good naman guys, I'm so proud kasi nakapagpatapos na ako ng dalawang college, so yun po yung inuna ko guys, instead of magpaganda ng bahay, mag ipaayos yung bahay, o diba, hindi namin inisip yun guys kasi nga mas priority namin na makatapos muna yung mga bata kasi yung bahay dyan guys saglit lang yan eh, 1 or 2 months lang yan tapos na yung bahay eh, yung pag-aaral ng bata hindi mo pwedeng pahintulin yan kasi nga yung edad at saka yung time na gusto nila talaga nilang mag-aral, so yun
kailangan suportahan. So kaya hindi kami pwedeng hindi namin pinagsawa yung pag-aaral ng bata at saka yung pagpapagawa ng bahay kasi sobrang hirap guys, sobrang laki ng bilihin, di ba? Taas ng mga bilihin, hindi natin kaya. So, yun. Bilang isang OFW, nagsisimula na ulit na, kumbaga, hindi ko naman sa sobrang ganda yung ipapagawa ko. Kumbaga, sa budget lang yan eh. Binabudget namin yung pera. Kasi nga guys, ang inaano namin is paano namin mapapalago ang aming tindahan. At hindi namin doon kukunin yung papagawa ng bahay kasi nga syempre pinapalago pa namin yung aming store. So ayun, yung savings lang namin and then yung investment kong iba, dinagdag ko na doon. So yun yung nangyari guys, doon namin pinagsama-sama namin para makapagpaayos na kami. So inaantay na lang namin yung tao na siguro by next week siguro or hindi ko lang masabi kung kailan maumpisahan. Basta nagsisimula na kaming maglinis na lilipatan namin and then nagliligpit na rin sila ng mga gamit para ilipat na. Although pipinturahan pa kasi yun eh, kaya hinahinay lang. So by Monday magpipintura na daw yung husband ko. So ayun, ang hirap nila kasi nga wala siyang katuwang, wala siyang kasama doon. Inaampag ko na lang ngayon kaya nga hindi po ako nakagala, hindi ko po napasyal yung mga bata kasi naiintindihan naman nila yon. Na hindi ko sila, basta nag-order na lang kami ng pagkain, ng pizza, mga ganun, ng Jollibee, 'di ba? Ganun na lang yung ginagawa namin, guys. Hindi na kami lumabas kasi inisip namin, guys, magwi-waste kami ng time at saka walang matatao sa aming store. Eh hindi kami pwedeng magsara doon ng basta-basta kasi guys, alam niyo naman na halos lahat ng mga nasa paligid namin ay doon talaga ang takbuhan sa bahay. So, hindi kami pwedeng mawalan ng mga paninda. Hindi kami pwedeng sabihin namin wala, ubus na ganun. Kailangan talagang tutukan, di ba? Tutukan talaga yung aming store. So, yun nga guys, yung pagpinagkakabantay na ako, hindi ako marunong sa store kasi nga, syempre hindi ko alam yung mga presyo. Pero yung iba tinatandaan ko, like mga cigarettes, mga alak, ganun. Kasi yun yung ano best seller namin doon guys eh, sigurilyo at saka alak. Grabe guys, konti lang yung ano yung dalawang rim lang na yung mga rim lang na sigurilyo guys, libo na guys ang puhunan niyan guys. Pati yung mga alak guys, talagang grabe ang lalaki ng puhunan diyan. Saka bigas yan guys, yun yung mga importante namin. Pero sa totoo lang guys, kumpleto kami sa aming sa store namin. So ayun yung ano namin doon, nagpapalitan kami. Kumbaga paggising yung isa, magma-market na yung isa, magkukulasin na yung isa, ganun. Minsan sumasama ako pag sapit ng hapon, ganun kasi nga gising na yung anak ko, so siya naman nagsasalitan sa tindahan. Tapos pag nandun naman ako naman yung nag-unboxing, mga ganun. Kaya minsan twice a day nagma-market yung husband ko kasi nga fast moving yung inuuna namin. Although marami kaming stocks na ano naman kasi, pero yung fast moving talaga yung inuuna niya. Minsan once a day lang, everyday talaga siya namamalengke, pero may time talaga na twice a day siya namamalengke, morning and after, evening guys, yung bago mag ano, bagong alas 5 mga ganon, doon siya nagmamark, nag-grocery din. So hindi kami nawawalan basta-basta guys ng paninda. At saka kumpleto talaga guys, kumpleto as in ultimo, kaliit-liit, ultimo talagang mga ganon ng paninda, talagang meron kami. So yun nga guys, mula nung nandun ako, hindi rin ako nangapit bahay. Sa totoo lang guys, hindi ako nangapit bahay. Hindi naman din ako nakipag-chikan. Parang ano lang, siyempre pa sa tindahan, ako nagtitinda, tapos tanong-tanong na lang kung magkano yun, ganun. Sabihin ko lang yung kung ano yung nabili, ganun. Tumutulong talaga ako pag nandun ako, tapos nag-aayos ng bahay. Kasi, siyempre, pag sila lang yung ano doon, hindi nakapaglinis ng maayos. So, ayun po, linis-linis din ang paunti-unti. Siyempre, nagpahinga konti, linis, ganun, tinda, ganun. Ganun yung daily routine ko na for 6 days, guys, sa totoo lang. So, ayun. So, yun nga, sa mga nagtatanong bakit, siguro hindi nila ako nakita na gumala. So, nag-post naman ako, guys, na sabi ko, hindi ako nagbakasyon. For short vacation, hindi ako nagbakasyon para lang, kasi nga nagsabi ako na
pupunta ako sa ganitong lugar, ganito, mamamasyal ako. As in, talagang hindi ko na kayang ano yung katawan ko, guys. As in, pagod na ako. Alam nyo, guys, natutulog, minsan natutulog ako, 12:30, alauna, sabi ko, kailangan, di ba, pahinga na ako noon. Pero, hindi, ang ginawa ko talaga is, pinagpapahinga ko rin yung husband ko ng mga tanghali, gano'n. Pero hindi pa rin siya nakapagpahinga kasi as in, talagang pag may bumili talaga, as in talagang hindi ko alam, lalo na yung Gcash, ganun guys, malakas kasi yung Gcash sa amin. So, ayun, kailangan laging may pondo. So, yun nga guys, yung ano namin. Kaya, sa totoo lang guys, hindi kami nakagala. Unlike before na nakapag-SM pa kami ng, nakapag-ano pa kami, gumala pa kami ng ilang oras. Siguro, malis kami sa bahay is around mga 5 o'clock yata umalis kami sa bahay, and then umuwi din kami agad, kumain lang kami sa labas sa restaurant, and then bumili lang kami ng bago naming printer kasi nga sira na yung printer namin, so kailangan din yon sa isa sa source of income namin guys, yung printer, magpapaprint, ma-scan, mga ganun, kumbaga lahat kumpleto na guys, pati kahit sa picture pwede na rin. And then, meron din kaming lamination, mga ganun guys. So, ayun. So, ang ganda ng ano namin, kumbaga, all around na, nandun na lahat eh. Kahit anong, ano, kumbaga, sa lumber, yun na lang eh. Pero yung iba, may mga packing tape, mga scotch, electrical tape, may mga ganun na kami guys, may mga glue, mga ganun. Kahit ultimo guys na mga pin, kahit anong maliliit, mga medicine, nandun na yun sa loob ng bahay guys. Yun na, yung store namin. So, nakaka-proud lang kasi nga hindi lang ako yung kumikita, hindi lang ako yung kumikilos, pati yung husband ko, tsaka yung mga anak ko kumikita na rin kahit papaano guys. And then, yun lang yung na-share ko sa inyo. Hindi ako nakapag-lakwacha, hindi ako gumalan, as in, naiisip nyo, kumbaga kung sa OFW, diba, namawasyal sila, mag-anak, ano, pero at least time guys, hindi talaga kami gumala. As in, lalabas ang dalawa, kailangan may matira sa tindahan, ganun. Ayun, nagpapalitan din yung mga bata na nagbabantay sa tindahan. So good naman, so blessed naman kasi hindi naman sila ganun na naglalakwacha. So, talagang tumutulong sila. So, yun lang naman yung ano, yun lang naman yung ganap-ganap namin sa bahay nung umuwi ako for 6 days. So, yun, nakakapagod pero sulit naman, grabe. Worth it talaga. Kasi nga, meron kaming project na parating. So, ayun, maganda lang. Kasi yung project namin is para sa amin naman yun. Kaya, pinagpupursigihan namin, guys. Pati yung in-invest ko, inilagay ko na rin doon para lang sa bahay. Pagpapagawa ng bahay. Kasi nga, hindi pa talaga fully maganda yung bahay namin. Kumbaga, hindi naman magandang-maganda yung papagawa ko. Simpleng-simple lang, guys. Kasi ayaw ko naman doon ipapasok lahat ng mga naipon ko, yung in-invest ko. Hindi ko lahat doon, guys. Kasi nga, mas more on ako sa business. Kasi nga, doon kami kakain, doon kami kumukuha lahat ng pagkain namin, guys. So, bilang isang OFW guys, inisip ko talaga yon kung para saan na talaga yung paghihirap namin, di ba? So, yun lang naman yung machika ko, guys, na shinare ko sa inyo. Yun, for 6 days, talagang napalaking hirap yung nangyari sa akin. So, yun, para sa pamilya, fight lang. So, andito lang ako, Mercy Vlog. Mamaya ulit, may chichika ulit ako sa inyo, guys. So, just keep watching. Bye-bye!